ang boses na siyang katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Comparing spiritual with spiritual. Journey with us through the years as we play four decades of great music on Mole Alley every Saturday and Sunday, 1 o'clock till 4 o'clock in the afternoon. Mole Alley, hosted by The Mole, only here on DZME. Ang pinaka-comprehensibong coverage ng DZME News Team sa Metro Manila. Katuwang ang lahat ng News FM stations nationwide ng Capital Broadcasting Center at Flash TV Digital News Channel. Ito ang Halala 2022. Hatol ng Pilipino. Babantayan. Ilalahad ang lahat ng kaganapan mula umpisa hanggang sa proklamasyon. Halala 2022. Hatol ng Pilipino. Isa na namang handog ng DZME Kids 30. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. News FM stations nationwide ng Capital Broadcasting Center at Flash TV Digital News Channel para sa sambayanang Pilipino. Halala 2022! Hatol ng Pilipino! Abangan! Journey with us through the years as we play four decades of great music on Mole Alley every Saturday and Sunday, 1 o'clock till 4 o'clock in the afternoon. Mole Alley, hosted by The Mole, only here on DZME. Hello, pet lovers! Yes? Kumusta? Yes, kayo nga, wala nang iba. Mga mahilig mag-alaga ng aso at pusa, narito ang programang SWAT sa inyo. Really? Ang Vet na Vet na Vet sa DZME Radio, simulcast sa DZME Facebook Live at DZME YouTube. Tuwing Sabado, gagabayan tayo ni Doc Geoff Carullo, ang bago nating kakampi sa himpapawid, Doc Geoff na Vet na Vet. Ang ating gabay sa tamang pag-aalaga ng pets sa bahay. Tara na! Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kongreso ngayon at your service. Kasama sina Congressman Benny Abante at Ed Sarto. Isang oras at kalahati na no holds bar sa mga issue sa Kongreso at mga nakakaaliw na komentaryo. Mabubusog kayo sa mga impormasyon, interview sa mga taong nasa likod ng mga issue. Seryoso, walang bola, pero kwela. Ito ang tambalang Congressman Benny Abante at Ed Sarto sa Kongreso ngayon at your service. Makabuluhang talakayan sa mga usapang napapanahon, programa ng pamahalaan at serbisyo publiko sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Alas 7:51 ng umaga. Isang mapagpalang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, and Global Pinoy. Welcome once again sa inyong programa, Kongreso ngayon at your service dito sa DZME.
kaibigan, araw po ngayon ng Miyerkules. 4 po tayo sa buwan po ng Mayo. Ibig sabihin, 5 araw na lamang po, election day na. 4 na araw na lamang po. O rather, ano pa? Miyerkules, Huwebes, Biyernes. 4 na araw na lamang po. Ah, kasama ngayon, 4 na araw na lamang ang mga pangangampanya. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, mga giliw nating taga-subaybay. Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga balita sa ating network Balita Alas 7 na ipinagkaloob po ng ating kasama, Mr. Harley Balbuena. Thank you, Ate Rems. Pakisuyo na rin na yung aircon natin dyan pa papalingan ng konti papunta ron kasi nililipad yung ano na. Hindi. Yung loob. Ipaling mo yung loob. Yung loob. Yan. Nililipad kasing aking mga parapernalya rito eh. Yan. Ipaling mo sa kubaw. Salamat ha. Kumusta na po kayong lahat? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Yung harapan natin dito. Marami ho tayong isyong pag-uusapan ngayon, of course. Una po ay ang supply ng kuryente, NGCP. Mamaya ho, makakapiling din natin ang dating Justice Secretary. Controversial ngayon ang pangalan dahil nga po sa nako. Ito po'y may kaugnayan sa kaso ni detained Senator Laila De Lima, Vitaliano Aguirre. At marami pa ho tayong issue mga pag-uusapan. Yung isabong, yun, tapos na. Mamaya ho, papasadahan din natin yan, ano? Kasi ang naresolba, yung isabong. Ano po? Ang pinatigil yung isabong. Pero yung mitsa, kung bakit uminit po yung isabong na yan, ay hindi naman naresolba. Yung mga nawawalang sabungero, ano ang dating sa pamilya ng mga nawawalang sabungero hanggang sa ngayon? Yan pong kautosan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipahinto na ang operasyon ng isabong. Wala pa ho ang aking partner, si Deputy Speaker Benny Abante, pero si Attorney Cynthia Alabanza. Tagapagsalita po ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ay kasama na natin sa Linya 3. Welcome natin ang ating resource person sa umagang ito, Attorney Cynthia Alabanza of NGCP. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. How are you, ma'am? How are you? Ito, medyo nagbabantay na sa susunod na Monday. Mm-hmm. At lahat tayo talagang pinapanood yung araw na yan. Oho, lahat to tayo nag-aabang kasi talagang kaabang-abang yung araw na yan. At napakahalaga po yan. Napakahalaga sa bansa natin, napakahalaga sa bawat Pilipino. Kaya kailangan nating pag-usapan din, ma'am, ano, yung mga unforeseen event na maaaring mangyari. At isa po dyan ay ang supply po ng kuryente. Kayo po mismo ay humiling, ang NGCP, if I'm not mistaken, ask the national government to declare at least 3 days na holiday. Ano po, walang pasok po sa at least sa gobyerno para mabawasan po yung konsumo ng kuryente sa araw ng Lunes, May 9, 10, and 11. Tama po ba, attorney? Actually, ang panawagan namin, no, ginawa namin at early January, not particularly for holiday. January pa, pero ganyan ang... January pa lamang, may panawagan na kayo. Ang panawagan namin noon is demand side management o yung maayos sa paggamit ng kuryente o pagbabawas ng konsumo ng kuryente. Uh-huh. Dahil nga nakikita natin na baka merong limitasyon o pagminipis ng supply ng kuryente ang dadaloy sa sistema.
Marami kasing paraan na pwedeng gawin yan. Pwedeng yung individual na consumer, kagaya natin, yung ordinaryong mamamayan, na pwedeng makatulong kung maayos ang paggamit natin ng kuryente at panatilihin natin maganda ang takbo ng mga appliance natin na gumagamit ng kuryente. So, yan, isang paraan yan. Ang isa pang paraan ay itong Interruptible Load Program or ILP na programa rin ng Meralco kung saan niya hinihikayat ang mga malalaking industrial at commercial entities na magpatakbo ng kanilang sariling generator para hindi na makiagaw pa o kumuha ng kuryente dito sa transmission system para yung mga walang sariling generator ang makakuha ng kuryente. At kung sa lahat, itong pagdedeklara ng holiday, nagsya namang ginagawa ng gobyerno na tuwing nagkakaroon ng eleksyon, pero ang aming sinasabi, baka pwede rin nilang pag-isipan kung mainam na mag-declare ng holiday hanggang sa mga sunod-sunod na araw, Tuesday or Wednesday, kasi ito naman yung araw na ng bilangan o pag-transmit ng mga SD cards galing sa PCOS machine at ang ginagawang canvassing, lalo na presidential elections. So, hindi natin sure kung ano ang magiging response dyan ng economic team. Kasi syempre, when we stop the work, magkakaroon po tayo ng temporary stoppage of work, may epekto yan sa ekonomiya. Ay ngayon, nagre-recover tayo because of the pandemic. Pero yung kahilingan ninyo na yung ipatupad muli ng mga pribadong kumpanya, gaya ho ng mga malls natin, na paanda rin yung kanilang mga generators, palagay ko yun ay may social risk. Pwede naman nilang isipin yung kanilang social responsibility para makatulong na masiguro na wala tayong magiging problema sa supply ng kuryente sa araw ng eleksyon or hanggang sa bilangan ng mga boto, attorney. Tama yun. Yung sa ILP program ng Meralco, malaki naman ang maitutulong yan. Although naintindihan namin na talaga may economic considerations dito, sa aming palagay dapat talagang pag-isipan to ng mabuti at least hanggang Tuesday, no? Dahil iba talaga yung konsumo ng kuryente between working and non-working day, no? Kung titingnan mo yung consumption natin, ang pinakamataas na demand in a week is, let's say, on a Wednesday, no? Tingnan natin yung April 27 consumption, nasa 11,363 megawatt noong nakaraang Wednesday. Kung titingnan mo naman yung konsumo kahapon, holiday, May 3, bumaba ito ng almost, ng higit ng 1,000 megawatts na nasa 10,326. Okay. Nung Sunday na weekend plus holiday pa siya, mas lalo pang bumaba, nasa 8,000 lamang, 8,648. So makikita mo talaga na almost napakalaki ng difference between a working day and a non-working day. So, malaki talagang maitutulong ito in terms of demand side management. But yes, tama ka. Yan ay isang polisiya na dapat pag-isipang mabuti ng gobyerno dahil maraming pros and cons. Pero yun ang on the part of energy stability, itong nakikita naming posibilidad na magkaroon ng paglipis ng supply ng kuryente sa mga araw na yon. Although hindi natin masisiya kung mangyayari man or hindi mangyayari, dahil sa importance, yung talaga napaka-importanting araw nito, dapat yan man lang ay pag-isipan. Ma'am, ngayon ay sinasabi ninyo na nakakasiguro kayo na wala na kayong in-schedule na maintenance work sa lahat po ng planta. Pero because some of our power plants ay mga aging na, hindi natin masabi. Hindi natin masabi kung biglang-bigla ay magkakaroon po ng problema. Yun yung mga binabantayan ninyo, yung mga unforeseen event, attorney. Tama, no? Ang Department of Energy na nilabas sa'yo ng polisiya na sinasabing bawal ang magkaroon ng maintenance shutdown, planned maintenance shutdown ngayong summer peak. No? Mm-hmm. Pero nagsisip, tama ka, kagaya niya ng sasakyan, pag tumirik siya sa gitna ng daan, kahit ano pang pagbabawal mo sa pagtirik niya, titirik yan. So yun naman ang aming pinangangambahan at nakita na rin natin yan na minsan talaga nagsasabayan, no? Kagaya nung nakaraang taon, mga end of May, beginning of June, nakakita tayo ng sabay-sabay na unplanned maintenance shutdown.
na umabot hanggang 4,000 megawatts higit pa. At yan naman ang nandulot, naging dahilan ng rotating power interruption sa Luzon grid. So yan naman ang aming sinasabing sana maiwasan, lalo na dun sa araw ng eleksyon. Well, isa ngayon ma'am, isa ngayon, ano ho yung mga, pwede ko sigurong itanong na, ha? Kasi naghanda naman kayo, although may mga pwede tayong asahan na mangyayari na yun yung mga pinaghahandaan ninyo. Ano naman ma'am yung mga paghahandang ginagawa po ninyo? Ano naman yung mga measures na ngayon ay nakalatag na para kung sakali man magkaroon ng problema ay meron tayong solusyon na ilalabas kaagad? Well, yung sa paghahanda ng NGCP, katulad rin yan ang paghahanda namin sa panahon ng bagyo, no? Uh-huh. So, hindi naman bago sa amin to. So, ang coordination namin at earliest last year, November, October pa lang, sumulat na kami sa COMELEC para makipag-ugnayan kami sa kanila. Kasi tuwing panahon ng eleksyon, kami ay umaasa sa kanilang police powers para makapasok doon sa mga lugar na ordinaryong hindi namin napapasok dahil sa security risk para mag-conduct ng mga mission ng activities. So, nagawa naman namin yun. So, meron mga ibang lugar sa bandang south, no, sa Mindanao, na mahirap pasukin. So, isa yan sa mga paghahanda namin ginawa na nag-conduct kami ng maintenance activities para sa mga lugar na nakikita natin baka magkaroon ng transmission interruption. Of course, hindi na rin kami, meron na rin kaming moratorium on maintenance activities 2 weeks before and 2 weeks after election day. At ang aming overall command center na bukas naman araw-araw, Monday to Sunday, magiging 24-hour shift na yan, beginning May 8 hanggang May 10. Para yan siguraduhin na meron tayong access sa information tungkol sa sitwasyon ng kuryente for all three transmission systems. Uh-huh. Of course, the usual, yung line crew namin, engineers, pilots, maintenance, and other technical personnel, nakaposisyon na yan para sa madaliang pagtugon sa mga problemang makikita natin sa transmission sa araw ng halalan. So, yan ang aming mga ginagawa. Nakahanda na kami para sa pagtugon sa whatever will happen in election day. Aha. Nitong mga nagdaang mga linggo, buwan, ay nagkaroon po tayo ng problema ng mga flooding sa Visayas po and some areas of Mindanao. May mga naapektuhan po ba tayo mga transmission line na Attorney Alabanza? Wala na tayo nakikita ang problema, lalo na sa dumaang bagyong malalaki. No? Itong si Odette, napakalakas niyan. Pero natapos kami ng aming transmission repairs. Paramihan niya natapos bago pa malang magbagong taon. At yung huling-huling tinapos namin yung mahirap gawin na interconnection between Leyte and Bicol, yung temporary restoration natapos nung first week of February. At ito lang, April 18, natapos namin yung permanent restoration. Ito na talaga yung malaking tore na hindi na siya emergency bypass. No? Tapos yan, 12 days ahead of schedule on April 18, at again, April 30. Pero natapos yan ahead of schedule. So wala na tayong apektadong transmission facility na nadaanan na salanta ng mga nakaraang bagyo. Very good, very good. Yung ano ma'am, yung connectivity between Visayas and Luzon, na kung sakaling magkaroon ng problema ang Luzon, ay pwede tayong makakuha ng supply ng kuryente from the Visayas. Kumusta yung connectivity nun? Okay na po ba yun? Okay, yan ang isa sa mga aming pinanaman talaga. Pag inisip nga lahat ata ng pinto na pwedeng nakatoka na namin. Dahil ang Visayas at ang Luzon, manipis talaga ang supply ng kuryente. So, although nakakapaghiraman sila pag merong excess, yan rin ay medyo problematic na rin yan. Kami-kaming mga interconnection projects na de-delay dahil una-una dun sa COVID restrictions na maraming mga foreign technical experts na hindi nakapasok, yung supply chain, antala,
At bukod doon, nakakakita rin kami ng resistance on the local level, no? Meron mga interconnection projects kami na nahirapan kami kumuha ng mga permits, building permits from the local government. At maraming resistance sa mga landowners na dinadaano namin. Kami ay nagsulat na as early as, I think, September last year. Humingi kami ng tulong sa Supreme Court, pati sa DILG, no? Nakipag-ugnayan kami para humingi ng support at ng tulong, pati na rin sa Malacanang. Sumulat kami at humingi ng tulong para maitaguyod itong mga itong mga proyektong to. At ang of course, regular ang aming pag-ugnayan at pagsusulat at pagbibigay ng update sa Department of Energy dahil nga itong aming transition project, kahirap na hirap na kaming uhusad. Kasi alam mo, ang technology dyan saka yung kumbaga budget dyan, nakalaan na yan, nakaset aside na lang na lahat yan. Ang inaantay na lang talaga natin ay yung mga permits at yung action ng mga korte kung saan nakahain ang aming mga exploitation cases. So yun, patuloy ang aming pananawagan dyan sa suporta para sa mga proyekto ng NGCP. Anyway, si Pangulong Rodrigo Duterte ay ilang araw na lamang ang nalalabi sa kanyang panunungkulan at by Monday tayo maghahalal ng bagong presidente. Kung kayo po ang tatanungin ko, Attorney Alabanza, ano ho bang hinahanap ninyong karakteristik ng mamumuno sa atin na susuporta or bibigay ng solusyon sa mga problema natin sa kuryente? Kasi yan ang isa sa mga problema natin eh. Tayo daw ang may pinakamahal na kuryente sa buong Asia, Attorney. Alam mo, actually, itong araw ng halalan ng pinaka-importanteng ehensisyo natin ng demokrasya. Kaya talaga ako, taon-taon, mas maraming kailangan gawin at pinabantayan natin ng electricity situation, power situation. Bumoboto talaga ako. At of course, ang hinahanap ko sa isang magiging pangulo eh, yung servisyo publiko, yun ang unahin. At pangalawa, yung decisive. Kailangan talagang may political will. So marami namang competing ang kandidato, lahat sila worthy. Patuloy na pagdadasal na ang ating maihalal bilang isang, you know, yung isang bayan, no, ay ang kinakailangan nating leader. Without naming names, Attorney, panghuli, may napusuan na ba kayong o may narinig ba kayo na mga presidentiable na nagbigay ng kanilang mga plano tungkol po sa supply ng kuryente sa atin? Without naming names, may nagustuhan ba kayo sa mga presidentiables natin pagdating sa programa nila sa kuryente, sa power? Well, lahat naman narinig ko na kailangang maging focus ng energy stability and resiliency. At ako'y sumasakayon dyan kasi kung ang ating takay economic recovery or, you know, further yung patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya, kailangan mo talaga ng kuryente. Lahat sila, magaganda ang mga pinahayag at ang mga programa. At ako'y nagdadasal bilang isang ordinaryong mamamayan na ito talaga ay matutukan ng susunod na administrasyon. Okay, with that, ma'am, kami po ay magpapasalamat sa pagkakataon na kayo po ay nagpa-unlock muli dito po sa DCME. Mabuhay po kayo at sana ho wala tayong maging problema, especially sa darating na araw ng Lunes. Ha? Thank you very much po, Attorney Alabanza. Salamat din at magandang umaga. Thank you very much. That's Attorney Cynthia Alabanza. Siya po ang tagapagsalita ng NGCP. Tuloy-tuloy tayo, alas 8:11 ng umaga. Isang mabilis na break lamang kasi may mga obligasyon kami. Secretary Vitaliano Aguirre, saglit lamang po ito. Ano? Huwag po kayong bibitaw, mga kaibigan. Oras natin, 8:11 in the morning. At ang oras na yan ay hatid po sa atin ng Agri-Party List 152 sa balota. Ang tamang prioridad tungo sa kaunlaran, sapat na supply ng pagkain, murang bilihin, kalusugan at kabuhayan para sa lahat. Para sa maunlad na tahanan, maunlad na bayan, ito ang nararapat. Serbisyong tunay at tapat. Si Jaime Fabregas po, hinihikayat kayong iboto Agri-Party List number 152 sa balota. Agree ako dyan.
makabuluhang talakayan sa mga usapang napapanahon, programa ng pamahalaan at serbisyo publiko sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Maraming salamat po. Balik na ho tayo. Alas 8:12 na po ng umaga. Sa pagkakataon pong ito, ikasama natin via Zoom ang dating kalihim po ng katarungan, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kumustahin natin siya kasi nababanggit na naman ang pangalan niya, especially ito pong si Rafael Ragos. Dating OIC ito ng Bureau of Corrections. Secretary Vitaliano Aguirre, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ed. Magandang umaga sa maraming mong taga-subaybay. Thank you very much, attorney. Nood sa ating programa this morning. Yes, sir. Kumusta na, sir, kayo? Nasa Quezon ba kayo? Oo, oh, nandito ko sa Mulanay. Ay, kumusta Mulanay? Napakaganda ng Mulanay, Quezon. Napakaganda. Hindi nyo naitanong. Ako'y tumira din dyan sa Kalawag. Kalawag, Quezon. Okay. Mm-hmm. Kaya familiar din ako dyan sa lugar mo. Ha? Napakaganda ng karagatan dyan sa Mulanay. That's correct. Mm-hmm. Kaya nga, yun yung aking anak ay naghahanap dito ng magandang dive site. Gusto mm-hmm. niyang parang gawing mga tourism attractions. Mm-hmm. Para dito. Pwede. Maraming mga tourist attractions dito. Pwede. Mayor, ba tinatakbuhan ng anak mo, Sec? Yes, Ed. Yeah. Aha. Ay, kumusta naman? Kumusta naman ang laban? Maganda naman, lalong-lalo na nang i-endorso ng inyong kapatiran. Ay, good. Ilang nakalang choice o pinili bilang mayor ng aming bayan kasama yung kanyang mga buong ticket. Uy, very good, very good. Ano, bago natin pag-usapan yung issue kasi ang bayan ng Mulanay ay isa yan sa may tuturing nating mga potential tourist destination sa lalawigan po ng Quezon. Bukod sa mga karagatan, ano sir ang mga ano diyan? Ano ang mga iba pang pwedeng i-develop natin? Bukod sa karagatan, ang ipinagmamalaki ko at ito'y napuntahan na ng ating National Museum at naipalabas na rin to sa mga pelikula, program at TV. Mm-hmm. Meron kami ditong parang sarcophagus. Ano ho 'yun? Nakikintanda na nang mas matanda pa ito kaysa ron sa hanging coffins sa Banawe. Wow. Uh-huh. Ito ay makikita mo dito na yung aming mga ninuno ay ang kanilang libingan ay inukit sa limestone. Wow. Kaya these are sa sarcophagus limestone. Uh-huh. Makikita mo dito na napakaganda. Kung yung may nanonood dito, tingnan lamang ninyo yung word na Kamhamtik because it could be found in Kamhamtik Mountain. Kamhamtik. Kamhamtik. Yung hantik, alam naman natin yung hantik, ano? Yan yung, malalaking ano, malalaking langgam. Napakasakit kumagat. Sir. Pero yung kam, yun ay ibig sabihin sa dito sa aming bayan, kamaraming hantik. Mm-hmm. At pag kayo umakyat doon, makikita mo doon na hindi lang itim ang hamtik, mayroong blue. Mm-hmm. Oh, blue. At saka meron kami doon mga more than 300 years old na balete na siguro mga 30 tao bago mo maakap. Oh, napakaganda. Doon yung gagaling ang aming tubig, yung supply ng tubig. Kamhamtik, Mount Kamhamtik, yan ang pinakamataas na na point sa buong Bundok Peninsula. Mm-hmm. Well, yan kasi naging title na rin yata ng pelikula yan, yung bayan ninyo sa isang pelikula. Yes, pinakita yung kagandahan. Mulanay, sa puso ng paraiso. Yes, napakaganda. Makikita nyo dito yung sinuting and it garnered around 16 of 17 major awards. Wow. Yan, sina John Arcilla. Opo. Na, si yung award na ni John Arcilla.
as the best actor, inulit yan ngayon sa Middle East, di ba? Opo, opo. Dahil so, dun sa movie na yun. Mm-hmm. Anyway, Secretary, good luck sa anak ninyo at sana'y matuloy, maisulong talaga ang mga pagbabago dyan sa bayan po ng Mulanay. Dito na, sir, tayo. Nagulat ka ba, sir, sa retraction na ginawa po ni Mr. Rafael Ragos? Well, nagulat in a sense na... Pero ang ibig ko sabihin ay... Hindi naman ako magugulat din eh. Yung mga ganyan, marami ko nang mula na ako'y mag-aral, mula na ako'y maging sambeda, mula na ako'y mapunta sa gobyerno as DOJ Secretary and as biseyo ng NAPULCOM, eh, sanay na ako dyan sa mga ganyan. So, I could handle everything because I am innocent of any charge. Kaya, makikita natin na ang sinasabi ni Ragos, isang abogado yan, ha? Apo. Si Ragos ay isang abogado, director ng NBI at director OIC ng Bucor, Bureau of Correction, na inappoint ni De Lima, ni Senator De Lima, Laila De Lima, noong kapanahonan niya. So, kailan pa yan? I was appointed as DOJ Secretary itong June 30, 2016. And I resigned on April 5, 2018. So binilang ko yung mga panunumpa ni Ragos sa kanyang mga sinumpang salaysay. Pinatunayan niya yan at sinumpaan ng no less than 8 times. Sinasabi niya na ito ang pawang katotohanan. Yung ang main issue dito or yung main thrust ng kanyang testimony ay yung pagdala niya together with Avencio Blen Jr. Ng 2 beses ng tigli 5 million sa bahay. Ni Secretary De Lima. Binigay niya kay Ronnie Dayan at binigay naman kay Secretary De Lima. So yan ang sinasabi ni Ragos na siya raw ay aking converse, trinetin. Paano ko siya maaaring itretin? Eh, napakatagal na niya sa MBI. Meron bang nagpapatretin ng mga taga-MBI na dekada nang nasa MBI, naging Bucor director ka pa? Sa isang katulad ko na hindi naman ako, kailanman eh, hindi ako nag-join sa police, sa sundalo. Isa lamang akong abogado. Kaya ta... Kung mamarapatin mo, Ed, ang unang-una, pinresent ako yan, si Ragos, during the time when I presented these drug convicts. Kung matatandaan ninyo sa Kongreso. Yes, sir. I was there. Ako ang nagko-cover ng mga panahon na yon. So, yan. Sinumpaan niya yan. Buong Pilipinas nakarinig dyan. Mayroon bang nakahalata kay Ragos na yan ay pinilit lamang siya o kinwels lamang siya ng inyong abang lingkod? Wala, tuloy-tuloy siya. And then, pagkatapos noon, prinesenta siya sa korte sa RTC ng Muntinlupa City. Sa records, 4 beses siyang iprinesenta. Okay. So ang ibig sabihin yan, yung Kongreso, number 1, nanumpa siya. Under oath. Itong ipresenta siya sa... Korte. Sa korte, 4 beses yung hearing niya. So, ang ibig sabihin niya, 4 beses niyang nanumpang muli. Pinatutuhanan yung kanyang sinumpaan sa laysay na naglalaman na talagang siya ay nagdala ng mga pera kay Secretary De Lima. Alam mo yung 10 million na yun, hindi lamang yon. Kung babasahin mo yung mga salaysay niya, napakaraming mga pagkakataon pa siyang inilahad doon kung paano yung dinideliver kay De Lima yung mga perang yan. Million-million. At hindi lamang sa Kongreso or sa House of Representatives. Pinatawag din niya ng 2 beses ata sa Kongreso ang hearing ng GCTA at another hearing ng Committee on Justice
nanumpa na naman yan. Pinatunayan na naman niya yung kanyang sinumpaan doon sa korte, doon sa Congress, at yan ay pinatunayan niya. At siyempre, bago ka ipresenta sa husgado, ikaw ay hindi ka naman basta-basta ipresenta ron. Nagkakaroon dyan ng case conferences. Yeah. Mm-hmm. Inanong ko yung ibang mga prosecutor, na panel of prosecutor, na nag-handle nitong presentation sa kanya. Hindi po lilimang beses kaming nag-conference ni Ragos. At that time, alam mo kung kailan si Ragos nagpinasenta sa Sugado? 2019. Ako po, 2018, April 5, 2018, ay nag-resign na si DOJ. Mm-hmm. So ano ang coercion, ano ang moral na pwedeng kong gawin para siya ay sumunod sa akin? Wala na po ako sa, matagal po akong nawala sa gobyerno. So ano ang, bakit ngayon lamang? Mm-hmm. Bakit pagkatapos ng 5 taon na siya ay manumpa dyan sa mga affidavit na yan, eh very clear sa akin yan eh. Alam mo po, malapit ng eleksyon. Aha. Akala nitong mga nagmamanage sa kanya, itong mga gumagalaw sa kanya ngayon, kasama na yan si Kerwin Espinosa. Iisa yan. Yan ay may grupo yan na pinipresenta malapit ng eleksyon. Pinipresenta nila sa bayan, humingi silang simpatiya. Napagkat yung candidacy nila, alalahan natin si Secretary De Lima ay isang kandidato ngayon pagka-senador, eh hindi mo lang makita kung kung anong number na, siguro nasa kapututan. Ganon din naman itong baka maapektuhan itong mga pinklawan. Mm-hmm. Pero kahit anong gawin nila, itong si Bombong ay mahigit na ng kalahati ng butante na sa kanya na, ayon sa survey. Halos lahat ng survey ay ganun ang lumalabas. So, very clear. Napakadaling explain yan na mayroong motibo. Ano ang mga motibo niyan? Well, of course, yan ay unang-una yung sinabi ko para sila ay magkaroon ng simpatiya sa mga voters. Uh-huh. So, ito nakikita mo, politika ang nasa ang dahilan nito kung bakit bigla silang nag-retract. Pero yung bang retraction nila, Secretary Aguirre, masasabi ba nating may dagok ito sa kasong kinakaharap ni Senator Laila De Lima? Anong klaseng witness itong si Mr. Ragos? Ito ba ay siya bang masasabi nating pinakamatibay na testigo dapat ng gobyerno? Yun nga ang sagot ko rin, hindi. Bakit, sir? Alam mo si Ragos, natakot lang yan sapagkat yung kasama niya sa pag-deliver ng pera sa bahay ni Secretary De Lima ay isa ring MBA agent at yun ang unang gumawa ng affidavit. Nakita niya doon na sapagkat ang pangalan niya ay nandoon, ay siguradong masasama siya sa demanda. So ang ginawa niya ay lumapit yan sa DOJ, at ako naman bilang DOJ secretary na talagang nagsusupervise lang ako. Sinabi ko, sige, tingnan niyo ako yung mga, inutusan ko yung aking mga prosecutors na tulungan niyo yan kung kasi gustong humingi ng gustong magpalagay sa witness protection program si Ragos para siya makalabas. Ngayon ito namang mga under the witness protection program, unfortunately ay hindi sila disqualified sila sapagkat hindi tinatanggap sa witness protection program pag ikaw ay members ng police. Aha, okay. Kaya yun, hindi sila tinanggap. So ang nangyari diyan, dinimanda yan ng DOJ. Si De Lima, si Dayan, kasama si Ragos. Nag-motion for consideration yan. The motion for consideration, sabi ni Ragos, huwag niyo ko isama, ako'y titistigo na lang. Mm-hmm. So, yun ang naging dahilan niyan. Ngayon, well, hindi ko, anong nakikita kong motibo? Ano pang nakikita kong motibo? Bakit yan ay biglang lumabas? Mm-hmm. At sinabing pinuwers ako, tingnan mo ako anong klaseng tao ako. O ako'y may kakayahan na manakot.
takutin ng isang abogado, takutin ng isang director ng NBI, takutin ng isang OIC Bucor director. Imposible. Mm-hmm. Eh, pero attorney, alam mo Ed, meron tayong Supreme Court, napakarami ng Supreme Court decisions yan. Mm-hmm. Yung mga retractions na yan is not looked upon with favor by the Supreme Court. Hindi pinapansin yan. Mm-hmm. Otherwise, hindi matatapos yung ating hearing. Pag yan, tapos na siya eh. Wala na siyang magagawa. Nag-testify na siya. Okay. Kaya hindi na niya maaaring baguhin yun. And it, yung retraction na yan will not affect the case. Mm-hmm. Pag yan ay sinubmit niya doon sa Husgado, either itatapon lamang yan or babaliwalain lang yan. Sapagkat mm-hmm. yan yung mga afterthought. Yan yung, malay mo, may mga tao dyan, tulad ng mga kasong hinawakan ko ng una. Kaya nagbago. Bakit nagbago? Yung palay, binigyan ng malaking pera. Yung mga nangyaring mga kaso. So kumbaga ito ay kahit na siya ay nag-retract ay wala nang bearing ito sa korte dahil tapos na siyang tapos na ang testimonya niya. Wala na. So kumbaga ang gagawin na lamang dito either ng Department of Justice ay magsagawa ng separate investigation kung totoo yung nilalaman ng retraction niya. Kasi ang retraction sabi ng Supreme Court, hindi namin pinapansin yung mga ganyang retraction mm-hmm. unless it is backed up by incontrovertible evidence. Okay. Anong incontrovertible evidence na pinresenta ni Ragos? Wala. Basta na lang nakonsyensya daw siya, paiyak-iyak pa, na nag-apologize kay Dilima, napatawarin daw siya sa nagawa niyang pagkakasala. Hindi ganyan, hindi pwede yun. Dapat may ipapakita kang retrato na ikaw ay pinwersa ko. Mm-hmm. O isang, wala eh. Kahit katiting na ebidensya. Yan ay, tapos kung magsalita yung iba, si Dilima, yung bang mga ibang mga justices pa naman, dapat niya i-release na si Dilima. Hindi ganyan ang proseso natin. Ako'y natatawa lamang. Alam mo, I've been so with so many controversies, especially when I was in at the DOJ. Kaya yung mga ganyan, baliwala sa akin yan. Mm-hmm. Well, so naniniwala kayo na walang masyadong epekto ito sa kasong kinakaharap ni Dilim? At yung kahilingan niya? Walang masyadong epekto. Walang epekto. Uh-huh. Unless, hindi ba pwede yung sa publicity or by sa TV, sa radyo. Mm-hmm. Hindi, the doon mo sa Husgado dalhin. Uh-huh. Ang problem is pag doon mo sa Husgado dalhin, ay mawala ng value yung kanyang retraction. Uh-huh. Sapagkat yung kanilang motivation na sila ay magkaroon ng simpatiya sa bayan, yung mga pinklawan ay magkaroon ng simpatiya at baka umusod-usod pataas yung kanilang boto, uh-huh. ay wala. Uh-huh. For the sake of discussion, Secretary Aguirre, hindi lang isa kundi dalawa sila. May tuturing natin ang mga major personality ito sa drug case na kinakaharap ni Senator De Lima. Sa dalawang nag-retract na ito, hindi ba ito'y dahilan na rin para palayain pansamantala itong si Senator De Lima? Tulad din sinabi ko, hindi ang dahilan. Unang-una, Ed, yung nag-retract, si Kerwin Espinosa, hindi naman testigo yan doon sa Muntinlupa case against Dilima. Eh. Mm-hmm. Hindi yan pinusenta sa witness. Kaya kahit ano yan, hindi siya it will not affect, absolutely not affect uh-huh. the Cartesi case. Kasi hindi nga nag-testify eh. In the same manner, sir, na wala rin epekto kahit namatay na yung isang nakakulong sa Bilibid na siyang yung nagbigay ng testimonya. Nakalimutan kong pangalan. Yung malaking lalaki na nakakulong sa... Pangalan si, nun. Oo, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Mm-hmm. Yun. Sebastian. Si Sebastian. Oh. Nakapag-testify na yun. As a matter of fact, alam mo ang nangyari kay JB Sebastian? Hindi yan kwan eh. Yang hindi siya nag-retract at hindi lang yon, inami niya, nag-plead guilty siya doon sa akusasyon. Mm-hmm. Kasama yan ni Dilima eh, ni na originally. Kaya
no, bago siya mamatay, inamin niya, nag-plead guilty. Yun ang pagkatanda ko. Kaya nagpapatunay lamang yan. At hindi ba, nung during the Senate hearing o during the debate, kung matatanda ninyo, sinabi ni Senator Manny Pacquiao, who is now running for president, kinausapan niya ako ni Dayan eh. Tony Dayan. Sinabi sa akin na, inamin niya sa akin na talagang nagdi-deliver siya ng pera kay Dilima. Ba't yan ang hindi nila, oh, ba't yan ang hindi nilakwanin? Palakihin. Si JB ba, sir, sa pagkakaalam mo, in your recollection, naipresenta ito sa korte as witness? Na-cross-examine ito? Hindi naipresenta as witness kasi tapos na siya kasi inamin niya. So, plead guilty yan. Ah, plead guilty. So, hindi na kailangang ano, once. Inamin niya yung kanyang demanda. So, malaking, anong ibig sabihin nun? Kasama. Halimbawa, ito ay ang mga akusado si Dayan, si Dilima, si Sebastian. Apo. Yung isang akusado, hindi na po ako yung magpipresenta kasi inamin ko. Anong epekto niyan? Napakalaki na epekto niyan. Well, ito ay mga nangyayaring sa court. Ay, ngayon ho ba, ano ang payo nyo dito kung papayuhan ninyo itong si Mr. Rafael Ragos? Kasi mabigat ho yung akusasyon na pinwersa nyo siya, may coercion, lahat na. Mukhang isinubo nyo sa kanya yung mga testimonya. Itong payo kay Ragos at doon sa lahat ng mga sumusuport at nasa likod niya. At yan ay alam kong kinangkak lang nila yan eh. Hindi ako yung nananakot. Wala sa... alam mo naman kung gaano, hindi naman ako masyadong malaking tao. Kaya ang pinapayo ko sa inyo, Ragos at saka doon sa mga lahat ng nasa likod mo, magdemanda na kayo. Demanda ninyo si Secretary Aguirre, dating Secretary Aguirre, kung saan nyo gusto at haharapin ko kayo. Ngayon, ito Ragos, dapat mag-ingat ka rin. Kapagkat ikaw ay akusado dyan, sa ginawa mong yan, baka ikaw ay madimanda ng yung katulad nung demanda kay Dilima. Gawa nang ikaw ay hindi lamang sinama dyan sapagkat ikaw ay titistigo. Ngayong ginawa mo yan, pwede kang idemanda ng drug trade sa loob ng Bilibid. Tapos pwede ka pang may demanda ng false testimony, pwede ka ring idemanda ng perjury. Maraming beses na perjury. Sapagkat sa tingin ko, ay bawat isang affidavit sa perjury. Sa tingin ko ay at least 8 ang nanumpa yan. Napawang katotohanan lamang ang kanyang sinasabi. Pero ngayon, bigla kang nag-retract. So anong klaseng tao ka? Pagkatapos ng 5 taon at malapit ng mag-eleksyon. Panghuli, Secretary, may plano ka ba namang, kasi nahaman mo sila na idemanda ka na, ikaw ba naman may planong idemanda sila? Buweltaan sila ng kaso rin? Actually, clear na yan eh. Yung DOJ, na siya ang talagang nakakakon dyan, nakakakitang-kita na nila. As matter of fact, alam ni Secretary Guevara ang gagawin dyan. I will... hindi ko na kailangang mag-personal na mag-file. I'll be a witness sa gagawin ng DOJ. So pwede DOJ lang, ang pwedeng kumilos diyan. At kayo ay tatayong testigo. Study the possibility that the drug case against him will be revived. Study the filing of various criminal cases like false testimony and several counts of perjury. Yan ang narapat sa ganyang klaseng tao. Paiyak-iyak pa eh. Parang lola, wala akong nakitang luha. At miski pa eh, magdrama ka dyan, Ragos. Wala. Yung style mo, bulok na yan. Anyway, Secretary, kami po'y magpapasalamat sa pagkakataon na nagpa-onla kayo na marinig naman ang inyong panig. At good luck na lang. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga darating na araw.
Salamat, Ed, at ako ang dapat magpasalamat sa ginawa ninyong pagkakataon na kay Joe, paliwanag. Sir, pasalamatan mo si Joe Mariano. Siya nag-schedule niyan eh. Salamat, Joe. Oh. Salamat. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you. Good day. Okay. Si former Secretary Vitaliano Aguirre po ang ating napakinggan. 8:37 na po in the morning. Ayan, mga kaibigan, ano? Well, talagang ganun, syempre, i-deny niya. At ang burden, totoo lang, ang burden po ngayon ay nakay Mr. Ragos. Ako'y naniniwala na ang burden ngayon ay nakay Ragos. Patutunayan niya kasi yan eh. Ha? Kasi ang DOJ, ha? Tama si Attorney Aguirre doon, na ang DOJ, sila po ang dapat mag-imbestiga dyan. Tingnan nila yung retraction na yan. Ano? At pagka nakita nila na may mga loopholes dyan, pwede nilang balikan itong si Ragos. Ang di ko lang masyadong nauunawaan pa yung sinasabing non-bearing halos ito. Yung retraction ito is non-bearing sa kaso. Kasi nga, vital po yung information na binibigay po ng Ragos. Siya mismo personally. Siya dalawang beses nag-deliver ng pera sa bahay ni Secretary Secretary De Lima. At ang pera daw yon na dineliver niya na 5 million each ay galing sa drug lord, sa Bilibid. Oh my God. I hate drugs. 8:38. Tanggap muna tayo ng mga pag-uulat bago tayo mag-break. Si Kuyang Nestor Kagitla, 65.7 billion peso tax na kolekta ng Bureau of Customs sa buwan po ng Abril. Bo, maganda ba ito? Detalye mula kay Nestor Kagitla. Good morning, Kuyang! Good morning, Ed. So, alinsunod sa pangunahing mandato nito na makakolekta ng mga duties and taxes para sa bansa, ang Bureau of Customs ay nakakolekta ng kabuang 65.7 billion laban sa 54.9 billion itong buwan ng Abril 2022 na target na koleksyon na lagpos ang surplus na 10.769 billion, o katumbas na 19.6%. Batay sa paunang ulat mula sa BOC Financial Services, 14 sa 17 collection district ang nakakamit ang target collection. Port of San Fernando, Port of Manila, Manila International Container Port, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Cagayan de Oro, Port of Zamboanga, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark, Port of Apari, at Port of Limay. Noong nakaraang buwan ng Marso, na itala ng BOC ang pinakamataas na buwan ng koleksyon ko sa kasaysayan na may 70 billion na koleksyon. Ang paghanap ng koleksyon ay naiugnay sa pinaitin na pagpapatupad laban sa mga illegal na pag-aangkat ng produkto at mga pinabuting pagsunod ng mga mamalakal sa mga batas sa Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs ay ikadalawang pinakamalaking revenue generating government agency kasunod ang Bureau of Internal Revenue. Sa nakalipas sa dalawang taon na lagpasan ng BOC, ang taunang target ng koleksyon nito na surplus na 6.23% at surplus na 4.35%. Ayon sa pagkakabanggit, kahit sa panahon ng isang pandaigdigang crisis sa kalusugan, pinuri naman ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang pagsisikap ng mga kalalakihan at kababaihan ng Bureau of Customs na nagpakita ng kanilang pangako at dedikasyon sa serbisyo ng gobyerno sa isang pulong ng Executive Committee. Ako si Nestor Kagitla ng DCM 1830 una sa kanan, ang hemtilang may paninindigan. Maraming salamat, Nestor Kagitla. Si Tony G., Smart Hybrid Rice Production Technology, ibinahagi ng DOST sa iba't ibang farmers groups. Tony G., sa detalye.
O yan, Ed, ibinahagi ng Department of Science and Technology sa mga farmers group ang Smart Hybrid Rice Production Technology upang mapataas ang antas ng kanilang kaalaman pagdating sa modernong pagsasaka. Ang mga magsasaka at pangingisda sa Central Luzon ay nagtanggap ng tulong teknikal sa ilalim ng Community Empowered Through Science and Technology Program nito. Ayon kay DOST Project Assistant Jana Lere Bautista, ilan sa mga programa ng DOST ang tumutulong sa pagpapalaki ng kapasidad at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga tao, sa mga baybaying bayan, kayo din sa mga pagsasaka. Kabilang dito ang pagsasanay at mga orientation sa double mulching technique at paggamit ng walk behind at riding transplanters, kasama rin ang mga capability welding awareness at gayon din sa pag-seminar para naman sa produksyon ng palay. Ako si Tony Hildo ng DZMX 30 sa kanan ng Himpila. May paniniligan. Maraming salamat, Tony G. Maraming salamat, Nestor Kagitla. 8:42, mga kaibigan, ng ating oras. Break muna tayo. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ako. Makaraan lamang ang ilang paalala. Ito po ang inyong kaibigan, Speaker Lord Alan Velasco. Sa darating na eleksyon, suportahan po natin ang Pusong Pinoy Party List, katuwang natin sa pagtulong sa kababayan nating may karamdaman, PWD, senior citizen at kapuspalan. Sama-sama nating labanan ng sakit at kahirapan, iboto Pusong Pinoy Party List number 102 sa balota. At para sa tuloy-tuloy na makabuluhang pagbabago, iboto po natin Vice President Sara Duterte number 4 sa balota. Maraming salamat po. Political advertisement is paid for by Joselito Ramir Arencabo, number 40 Ashley Street, North Fairview Subdivision, Quezon City. Makabuluhang talakayan sa mga usapang napapanahon, programa ng pamahalaan at serbisyo publiko sa Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Balik na ho tayo, mga kaibigan, sa ating programa. Si Ed Sarto kasangga si Congressman Benny Sa. Servisyong abante sa Kongreso ngayon. Thank you. 8:44. This time, mga kaibigan, kasama na natin via Zoom, my partner, the gentleman from Manila, Deputy Speaker Bishop Benny Abante Jr. Kong Benny, magandang morning, boss. Magandang morning to you, Kuya Ed, sa ating mga tagapakinig, takamanood, magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, at kanina nakaugnayan natin sa ating program si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nakita ko. Opo. At well, siyempre, as usual, siyempre, di-deny yung mga accusation. So, ganun lang talaga. Hindi naman natin mapipigaan yung mga yan, So, hintay natin kung anong mangyayari sa mga darating na araw. Pero kumusta na, sir? Ito na yung literal na last 2 minutes ng campaign period. Ay, pambira. Ito na ang pinaka-ano. Nga sa maraming mga politiko, ito na ang pinaka-mahirap, pinaka-grabing panahon, at pinaka-magastos na panahon. Ito na yung gapangan na sinasabi. Oo. Yung kaibigan natin, si Congressman Vargas. Yung kanyang anak, tumatakbo kongresista. Siya naman ay tumatakbo krusyal. Ay nakatanggap ng 2 live bullets. Uy. Oo. Nakatanggap ng 2 live bullets ng Armalite rifle. Vargas sa Quezon City? Yes. Si Alfred? Alfred Vargas? Alfred Vargas. Mm-hmm. Kapatid niya yata, sir. Tumatakbong kongresista. Maganda yung survey sa kanila, ha? Aha. Oo. Ganun ba? Magandang survey. Ang kalaban niya yata doon ay... Sino ba ang kalaban niya roon? Kalaban niya roon ay yung Roslyn, yung... Yung sa Parmalee. Involved doon sa Parmalee. Aha. Oo, yun. Ano yan? Asawa ng ano yan? Chinese na hindi po...
naturalized Filipino citizen. Ano yan? Sanghero. Pero hindi naman yung husband niya ang kandidato, kundi yung Pilipina. Ay, hindi. Yung Roslyn. Namit ko na yan. Pilipina yan. Ba, mabigat yun, ha? Nakatanggap, pinadalahan siya ng live bullet, Armalite, ha? Oo. Ba, grabe. Mamaya, try nga natin si Congressman Alfred Vargas mamaya, no? Oo, tawagan natin para malaman natin. Well, grabe, ha? Nangyayari. Ay, Quezon City po. Alam mo, yan, sinusuportahan niya ang peace party list, ha? Good. Well, yun ang katulong nila araw-araw. Nako. Eh, iwasan na ho natin yung mga ganyan, ha? Election lang po ito. Election lang po ito. Huwag na tayong magtakutan pa. Programa ho ang latag ninyo, hindi yung pananakot. Quezon City, my goodness, yung pang dito sa atin sa Metro Manila, dapat wala na yung mga ganyan. Dapat. Ano ba yung sa Binyan, Laguna? Apa. Oo. Ano ba nangyari doon sa Binyan? Eh, pambira, nagpapatawag daw ng meeting ng Tingo. Punta raw sila. Pero nanggulo. Nanggulo, tapos inaagawan pa ng baril yung pulis. Grabe naman. Inaaresto, inaagawan pa ng baril. Inamin ng mga yatko ng mga bata nila yon. Inamin nila. Hindi butante ng ano, ha? Hindi butante ng Binyan niya. Grabe. Magulo pala dyan sa Binyan. Nako, pambira. Alam mo, kagabi, kinausap ko din yung aming mga station commanders. Sabi ko, maging vigilant kayo sa araw na eleksyon. I'm not expecting any kind of violence, whatever it might be. Pero maging vigilant tayo, particularly sa buot bayin. Sa buot bayin. Totoo yan. Kapag desperado na yung kalaban at talagang gustong manalo, may mabili na ng boto yan. Totoo yan. E nagsimula na nga, kapitan, isang araw. Ah, ganun? Hindi ko nababanggitin kung sino. Simula na 3,000 bawat tao. Anong posisyon tinatakbuhan nun? Mayor. Oh, bah, pambihira ah. Pambihira. At buti, hindi personal fund yan. Pondo ng gobyerno yan. Pondo ng gobyerno. Yung tinatawag na AIC ng DSWD. Aha. Oh. Bakit meron siya nun? Official ba siya ng gobyerno? Hindi. Ako, inanong ko nga yung stage commander, bakit binibigyan ng police escort ang tumatagbong hindi naman incumbent? Hindi, yun naman yata, sir, ay pwede mag-request. Yun naman yata, pwede mag-request. Wala namang ano eh. Wala namang threat. Walang threat. Wala. Anong threat? Nahirapan niya ako mag-request ng madala ng baril eh. Talagang kinakailangan, kahit incumbent ka, you really have to convince the COMELEC na may threat ka. Kinukuha ito sa pondo ng isang senador. Ba? Sino yan? Nag-iisip tuloy ako, ha? Oy, by the way, ikaw lang ang Marites, ha? Natututo na ako. May nag-Marites din sa akin, sir, kagabi. May nag-Marites din sa akin kagabi. At ngayon ay nakatanggap ako ng message na nandoon na daw sa COMELEC. Meron daw po ngayong magtutungo diyan sa COMELEC. I think si Mocha Uson. Magtutungo sa COMELEC. I don't know kung anong klaseng purpose niya doon. Mukhang ang dating ho sa akin ay ang sinasabi ho nung nagbigay ng tips sa akin, ha. Magpa-file daw po si Ms. Mocha ng manifestation sa Commission on Elections. Ano? Kaugnay daw po ito sa physical and health capacity ng isang senatorial candidate. Ha?
na ngayon yata ay idol. Kaya tinitingnan ko eh. Sabi ko, doon sa nagbigay ng tips sa akin, sino ka ko yung senatoriable na yan? Hindi naman binabanggit ko sa akin. Nga? Pero nasa winning circle daw. Eh, oh. Kung ang kino-question dito ay nasa ay ang physical and health capacity, eh tinitingnan ko eh kung sino yung nasa top 12 eh. Sino doon? Kasi baka doon maka-apekto. Physical and health capacity. Oho. Ay, puro baka pa. Baka si Robin Padilla. Physical eh, hindi naman eh. Napaka, na, bato ang katawan noon. At hindi asakisuhin ni Mo Kausan yung party list niya. Uh-huh. Eh, hindi nga nag-a-appear sa rating. Mabuti pa kami. Mabuti pa yung piece, nag-a-appear. Yan ang inaabangan ko kung sino ito. Ha? Kung sino ito. Ang tip po sa akin... Ikaw talaga. Talagang ikaw talagang Marites ka talaga. ang tip po sa akin ay nandiriya na daw po. Nasa COMELEC office na. Sa Office of COMELEC Secretary. Doon daw mag-file. Anyway, mga kaibigan. Baka si Harry Roque. Wala naman sa top 12 yun eh. Meron, sa top 20 siya eh. 20? Hindi winning circle. Hindi na, wala sa winning circle. Ha? Oy, by the way, Kong. Finally, the Isabong, stop. Naalala mo, ako ay nagano ha, ako ay naglabas ng press release ha. Ginamit na namin kahapon po yan, sir. Kahapon-hapon. Naalala mo yung ano, yung aking final na House resolution. Resolution, opo. Oh. Talaga. Oh, yan inaano ko yung pagkor na isuspend ang Isabong na yan, kita mo. Mm-hmm. Ha? Para akong propeta. Oh. kaya alam mo, uh-huh. Ako tuwan-tuwa ako doon sa sinabi mo, influencer. Alam mo, gagamitin ko yun eh. Paggagawa ako ng mensahe. Yeah. Ano yun ang title, the message. Uh-huh. Alam mo, napulot ko yun, sir. Biyernes Santo. Ganoon? Biyernes Santo ko napulot yun. Ha? May bumulong sa akin ang influencer. Pero alam mo, ako, ito, gusto kong sabihin public sa ating programa. Ako ay nagpapasalamat sa ating Pangulo. Aha. Unang-una, hindi lamang sapagkat inihinto niya ang Isabo, kundi siya po yung nakinig sa clamor ng taong bayan. Aha. Yun ang pinakamangad ron. Aha. Sapagkat nagpa-survey ang DILG. Uh-huh. Oh, 62% ang nagsabi, ayaw namin ang Isabo. Uh-huh. Oh, 35% lang ang may gusto. Kaya nakinig siya. Oh, nakinig siya sa taong bayan. Ibig sabihin diyan, eh siya lang ang pangulo ng Pilipinas na hindi po sa kanyang huling pagkakataon na presidente eh lame duck. Mhm. Sa ganung pagkakataon, hindi siya lame duck doon. Sa taong bayan kaya siya sir nakinig. Parang kay Anyo eh. Hindi. Hindi, pambira ka naman. Eh, sinunod niya raw yung payo. Sinunod niya raw, sir, yung rekomendasyon. Ipinakita ni Secretary Anyo. Kasi kanina, nakita ko rin sa ano eh, sa nung ako nag-i-stretching. Aba. In-interview si ano eh, si Undersecretary Malaya. Aha. Ipinakita rin ni Anyo yung survey. Aha. Kay Pangulo. Aha. O nakita niya, clamor ng mga tao na ayaw ng Isabong. Kaya, pinahintong eh. Hmm. Ayun. Mga hindi ka naniniwala. $640 million daw kasi per month ang pinapasok niyan. Hira. Kailangan daw ng pera ng gobyerno. Saan pupulutin yun? Eh, atong ang is earning $3 billion a month sa Isabong. Kailan mag-isa. Totoo. 640 million lang ang nakukuha ng gobyerno. Eh walang iya. Eh parang, nako, ewag na lang. Ay nako. Ang malungkot ngayon, sir, ha? Ang isa sa mga inaalala ko rin dyan, ano? Hindi dahil sa kung ano paman, pero sila ay naghangad din ng negosyo at namuhunan. Yung mga nagtayo po ng ano, betting station,
off-bet station ng Isabo. Gumastos din nan eh. Magkano nga, hindi ko alam kung magkano ang pinakawalan nilang pera dyan para sila po ay makapagpatayo, payagan na magtayo ng anong tawag doon? Yung mga betting station. Proton station. Opo. Oh, eh ngayon, hihinto yun. Eh paano kung yung mga bago pa lang? Kumita na yan mga yan. Sana nga, kumita na. Kumita na. Oh, sana nga, kumita na. Ah, ano po. Anyway, Kong, congratulations dahil yan ay isa ka dyan talaga. Ikaw ang naging very vocal dyan sa issue ng Isabong. Yun nga lamang, sabi ko, ipinahinto ang Isabong. Pero ang dahilan po kung bakit pumutok ang issue ng Isabong ay hindi naresolba. Yung mga nawawalang sa Bungero hanggang ngayon ay hindi pa rin umakita. At wala pa rin. Sinunog nga. Sinunog. Hmm. Ano sinunog? Yung mga 30. Sinunog kaya hindi makita. Mario Joseph, ano? Yun ang sabi, sinunog. Isa doon, anak ng kaibigan ko. Pambira. Na hindi sa Bungero. Oo. Oh. Oh, driver lang. Bihira. Ay, nako. Anyway, Kong, tayo po'y manalangin muna. Mga kaibigan, sa mga nakikinig po sa radio, good morning again. Sa mga nanonood ngayon sa ating streaming, uy, kukunti yata ang nanonood sa akin ngayon. Ha? Bakit kaya? Offline ba kayo? Dahil wala nang Isabong. Nagalit ba kayo dahil wala nang Isabong? Wala nang talpak? Nanonood yan. Baka hindi lang maano dahil bumaksak yata yung internet sa isa po. Oy, pati yung GCash apektado ha. Doon lahat, pumapasok ang pera doon. Lahat sa GCash eh. Oh, sabi? Diyaryo. Ano sabi? Yung GCash. GCash, black. Dami over 900,000 users. Suspected fraud. Wow. You know? Lupit ha? Dami ha? Suspected fraud. Dami niya, 900,000 users for suspected fraud. Pero palang ganyan. Halos 1 million ha? Oh, baka wow. Ako hindi nagamit ng GCash eh. Eh, ako rin, wala ako niyan. No? Wala ako niyan. Wala akong nagamit niyan. Kaya yung gusto magpadala sa akin eh, hindi ko matanggap eh. Wala akong GCash eh. Ikapas ko na lang kapatid. Ako ay parang si... kilala mo ba si Atty. Pakaskas? Ay, hindi sir, sino yun? Ano bang kwenta ni Atty. Pakaskas? Bago tayo manalangin, sino si Atty. Pakaskas? Sabi ni Atty. Pakaskas, ako si Atty. Pakaskas, kaskas ng kaskas para makakuha ng kas. Kaya pala GCash to. Ha? Cash and transaction dito. Anyway, sige ho mga kaibigan. Tayo po'y, kayo po'y muli naming inaanyayahan para ho sa ating panalangin ngayong umaga. Nandito na pong muli ang ating influencer kay God, ang ating spiritual advisor on air. Mula po sa Maynila, Deputy Speaker Bishop Benny Abante Jr. Okay mga kaibigan, gusto ko pong tukuyin na gusto po nating tukuyin ngayong umaga mga kaibigan ang pagpapasara po ng isa po kung saan ito ay nagdala ng lagim sa napakaraming mga tumataya, ano po, kung saan nakita natin may nagpapakamatay at naghihirap na at nadidestroy ang pamilya, ano po, napakarami yan. Pati yung mga estudyante, oo, didepressed na po, you know. Ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol po sa pera o sa yaman. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ito to nga naman, mga kaibigan. Wala po tayong dinala sa mundo ito noong tayo pinanganak. At wala rin po tayong dadalhin pag alis po natin sa mundo ito. Oh. And therefore, in verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. May pagkain ka, may damit ka, maging contento ka na.
O, hindi lang yung may damit, may bahay ka pa. Di ba? Oo. Eh, maging kontento ka na sa buhay. Huwag ka na maghanap pa na kung ano-ano. O, at sinabi po ang warning po rito ng, ni Apostle Paul po, kay Timothy. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Yung mga taong mayaman o yung mga taong gustong yumaman, ha? Oo, ay nahuhulog sa kaudyukan, nahuhulog sa delikadong buhay, oho, at napupunta po sila sa napakaraming mga walang katuturan at masakit na mga pita ng laman. Hurtful lust. Ano po? Ang sabi, na ito po ang nagdadala sa tao sa pagkawasak, at pagkapahamak ng marami. Drown men in destruction and perdition. Bakit po? Verse number 10. For the love of money is the root of all evil. Hindi po pera, kundi ang pag-ibig sa pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ha? Which while some coveted after, kinokovet po natin, lustful tayo dyan. Oho. Eh hindi mo nakikita ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. At ikaw ay tinutusok mo ang iyong sarili ng napakaraming kalungkutan. Ano po? Akala po natin, pera yan. Tingnan natin yan. Kulin natin. Pero hindi mo alam, sa likod po ng pag-ibig sa perang yan, ay napakarami pong kapikatian, napakaraming kalungkutan, at nabubulag po tayo sa pag-ibig sa pera at hindi natin nakikita ang nais na gawin ng Panginoon sa atin. Makinig po tayo sa kanyang salita. Oho, kaya nga po ako ay hindi sang-ayon sa isabo dahil lang po sa mga verses na aking binasa sa inyo. Okay, manalangin po tayo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat naisip ng Pangulo, ihinto ang isabong. At nawa, O Panginoon, sa bagong administrasyon, ay hindi na po ito bigyan pa ng pagkakataon na makasira pa ng maraming buhay. Lord, inyo pong pagpalain ang bansa po namin kahit sa dami po ng aming mga kasalanan, sa dami po ng aming mga kasamaan. Iniiling po namin, Panginoon, ang inyong awa sa aming bayan. Iniiling po namin, O Diyos, ang inyong pagpapatawad po sa aming bayan. Especially po sa aming mga leaders at mga negosyante. Lord God, iniiling ko po na pagpalain niyo ang bawat takapinig po namin, takapanood na aming programa, patuloy po na kayong gumawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maganda umaga sa mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Kong. Maraming salamat po, Bishop. Thank you sa ating influencer, with the Lord. Thank you. 9:05 na po ang ating oras. Sa mga kababayan natin, kasama nating nakikinig, nanonood, salamat din po sa inyo. Tayo muna ay magbe-break pansamantala. Huwag po kayong aalis, mga kaibigan. Hanggang alas 10 pa po tayo ng umaga. Ako rin, kapatid. Ako yung magpapaalam na rin. Ay, sige po. Sige po. Paalam mo po muna kayo, sir. Maraming salamat po sa inyong mga tagapinig po sa amin, mga kaibigan. Stay lang po kayo dyan at magkakanig po muli tayo. Ano, pagdating po na malapit na po, napakalapit na. Panalangin po natin ating eleksyon. Mm-hmm. Kaya maganda umaga sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating... Oy, by the way, bukas, sir, ha? Guest ko rito sa studio si Ma'am Maripas ng Peace Party List. Sa kumpinsi mo? Ha?
Nakumbinsi mo? Siyempre, pagka-speaker, nakukumbinsi ko yan. Galing mo? magla-live sila dito bukas. Ha? So, okay. Okay, thank you sir. Ha? Good luck. Good luck. Kay Consul Pog. Consul Pog, maraming salamat din. Good luck din. Mabuhay okay. po. Sige, break muna tayo. Engineer Joey, 9:07 na po ng umaga at ang oras niyan ay hatid pa rin po sa atin ng Agri-Party List 152 sa Balota. Anong prioridad tungo sa kaunlaran? Sapat na supply ng pagkain, murang bilihin, kalusugan at kabuhayan para sa lahat. Kasama si Lenny, magtulungan tayong iangat ang buhay ng lahat. Agri-Lenny tayo! Si Jaime Fabregas po, hinihikayat kayong iboto Agri-Party List number 152 sa Balota. Agree ako dyan! Numero 152 Agri-Party List! Agri tayo kay Lenny! Agri-152! Narito ang DZME News Flash! Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash! At ngayon, sa detalye ng mga balita. 86% population sa Bataan fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ang detalye ng balita mula kay Romy Barredo. Patuloy pa rin ang pagbakuna sa iba't ibang collection sites sa lalawigan ng Bataan sa report ng Provincial Health Office. May higit sa 597,000 individual o 86% sa target population ng 690,000 na tumanggap ng kanilang kompletong doses. Ang latest direktiba naman ng Department of Health ay kanilang dealing ang 80% na full vaccination target population sa buong bilang ng vaccine doses laban sa COVID-19 na administered sa lalawigan ng Bataan ay umabot na sa 1.4 million o ito'y nasa 90.54% sa target population. Ang buong bilang na 102,500 booster shots. At 629,786 individual naman ang kanilang nabakunahan sa first dose at 76,000 plus ang naghihintay pa para sa kanilang second dose. Ako po, si Romy Barredo ng DZME sa kanan ng impilang may palit. Samantala, drug suspect ay naresto sa bypass operation ng Santa Cruz, Laguna Police. Ang detalyeng balita kay Nestor Kagitla. Iniulat ni Laguna Police Acting Provincial Director Police Colonel Cecilio Ramos Eason Jr. kay Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Antonio Yara ang pagkakaaresto sa suspect sa anti-illegal drug bypass operation sa Santa Cruz Municipal Police Station. Santa Cruz Municipal Police Station sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Paterno Dumondon Jr. Chief of Police ay dinakip si Daryl Bautista, 39 na taong gulang, jobless at residente ng Barangay Santo Angel Cruz. Angel Sur, Santa Cruz, Laguna. Sa isinagawang preventive search ay nakumpiska ang 6 na peraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu na may value na humigit kumulang 47,000 pesos, isang peraso ng plastic case at na-recover din ng 500 pesos na ginamit bilang bypass money. Ang mga na-arrestong suspect ay nasa studya ng pulisya ng Santa Cruz Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At ang mga nasabat na ebidensya ay isusumiti sa Crime Laboratory Office para sa Forensic Examination. Ako si Nestor Kagitna ng DZME, 1530 ako na sa kanan ng hempilang may paninindigan. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 kHz. Mula sa News Center ng DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Ako po si Joe Mariano. Sumayin niyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News
and current affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME Newsflash. Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For more details, follow at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangayginebra. Ang pinaka-comprehensibong coverage ng DZME News Team sa Metro Manila. Katuwang ang lahat ng News FM stations nationwide ng Capital Broadcasting Center at Flash TV Digital News Channel. Ito ang Halala 2022. Hatol ng Pilipino. Babantayan. Ilalahad ang lahat ng kaganapan mula umpisa hanggang sa proklamasyon. Halala 2022. Hatol ng Pilipino. Isa na namang handog ng DZME Kids 30. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. News FM stations nationwide ng Capital Broadcasting Center at Flash TV Digital News Channel para sa sambayanang Pilipino. Halala 2022. Hatol ng Pilipino. Abangan. Naisip mo na ba kung bakit napakaraming pagdurusa, kaguluhan at pagkawatak-watak sa mundo ngayon? Ano na ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Marahil ay magugulat kayo. Ngunit ang sagot sa tanong na ito ay matatagpuan sa Biblia. Ang programang Comparing Spiritual with Spiritual ng E-Bible Fellowship ay tumagos ng malalim sa salita ng Diyos upang mahukay ang mga kayamanan ng mga katotohanan na inihahayag sa ating panahon. Comparing Spiritual with Spiritual. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ang mundo ay isinumpa. Ngunit patuloy pa rin pinapakain ni Kristo ang kanyang mga tupa. At maririnig ng kanyang mga tupa ang kanyang boses na siyang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang Biblia. Comparing Spiritual with Spiritual. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Makabuluhang talakayan sa mga usapang napapanahon, programa ng pamahalaan at serbisyo publiko sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Thank you very much. Balik na po tayo, alas 9.15. Ed Sarto pa rin po ito sa inyong programa, Kongreso ngayon at your service. Andrian pa ho ba kayo? Sige, Joe. Hatawin natin yung mga pwede natin makausap, ha? Kagabi po, mga kaibigan, inilabas na ng kapatirang Iglesia ni Cristo ang kanilang choice sa pagkapangulo at Vice President. Tambalang BBM, Sara. Ang pinili po nila. Yung Senatoria Balls, wala pa ho. Hindi pa nila inilalabas. Although, meron na ho akong listahan. But unofficial. Ano po? Unofficial po yung listahan. Hindi pa nila ina-announce eh.
At agad pong nagpasalamat mga kababayan habang nasa Gimbal, Iloilo, ang tambalang BBM Sara. Nagpasalamat po sila sa kapatiran sa pauna po ng kanilang pangkalahatang, ang tawag ba nila? Pangkalahatang taga-pamahala na si kapatid na Eduardo Manalo. Alam mo, magandang pahayag ni Inday Sara. Maganda yung acceptance niya ha, sa ano. Sabi niya, natutuwa sila. Ang sabi ho niya ay natutuwa sila sa tiwala na ibinigay po sa kanila ng kapatiran, ha, ng mga kapatiran. Sila daw po ay karangalang malaki para sa kanila. Pero ang sabi ho mga kababayan, ayon po kay Mayor Sara, ang pagpili sa kanila ni BBM ng kapatiran bilang kandidato sa Mayo 9 ay isang malaking karangalan na may kakibat na hamong nakatuon sa kanilang kakayahan na pag-isahin ang bansa. Yan ho mga kaibigan. Alam mo, yung mga pahayag na ganito, at least mas nauunawaan natin yan. Ano? Hamon na ito sa kanilang kakayahan para pagbuklod-buklori ng mga Pilipino at maitawid ang sambayan ng Pilipino sa krisis na idinulot po ng pandemya. At nangako naman po ang Uniteam Tandem na pagsisikapan nila na magbunga ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pagmamahal sa bansa, ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng kapatirang Iglesia ni Cristo. Sino man po ang magwagi, yan po ang hinihingi natin, yan po ang hangad natin. Sana nga po ay makamtan natin ang pagkakaisa. Siguro it's about time na talagang ang mga Pilipino ay magkaisa para po sa bansa. So kailangan no, pagmamahal sa bansa ang mga mangibabaw sa ating lahat. Alas 9:18 mga kaibigan ng ating oras. Mamaya ho, ano, hopefully by 9:30. Ay may marinig po tayo ha doon sa binabanggit ko kanina na may nagtungo po diyan sa COMELEC para mag-file ng manifestation. Mukhang ang dating po sa akin ay kino-question ang kakayahan, ha, physical na kakayahan, kalusugan ng isang senatoriable. Ay tinitingnan ko ho talaga yung nasa winning circle eh, ha. Tinitingnan ko doon eh, at isa lang ho talaga ang pumasok din sa isip ko kagabi. Na medyo may edad na. Pero malakas pa yun eh. Alam ko ho malakas pa yun. Ay mamaya ho, ano, huwag tayo mag-speculate. Baka naman mali ho yung iniisip ko. Basahin na muna natin yung mga mensahe. Naku, wala pa akong nababasa rito, ano? Angel Oridaha, vote wisely sa Lunes, Mayo 9. At ngayon ay Miyerkules, simbang simba sa Baklaran at first Wednesday of the month, kaya marami ang darayo yan, ha? Magandang umaga mga kakongreso ngayon mula kay Madam Liberata Martin Bautista. At si Angelo, salamat po Lord, in the mighty name of Jesus, amen. Salamat sa daily devotion, Bishop Kong Benny Abante. God bless the Philippines, God is good all the time, and to God be the glory. Amen po, Bishop Kong Benny. Magandang morning po, Idol Sir Ed, at kay Kong Benny, and God bless you both. Si Dolly Reyes, shout out po sa Nueva Ecija, Gapan. Oy, mga taga Gapan. Nueva Ecija, Dolly Reyes.
Kayo ba dyan, Miss Dolly, sino ba ang napupusuan ninyong governor dyan, ha? Kung pwede kong ilambing si Governor Rian Cuevas. Si Rian Cuevas. At yung kanyang vice governor, baka naman pwede ninyong pagbigyan. Ha? Kung yan ang, kung kayo wala pang napupusuan. Dolly Reyes, mabuhay ka, ha? At sa mga taga Gapan, Webe Ecija, mga taga Cuyapon, Webe Ecija, mga taga Karanglan, Webe Ecija, mga taga Quezon, Webe Ecija. Uy, Quezon, Webe Ecija, Edno Hoson po, mayor. Ayan, sigurado kayo. Sa Karanglan naman, Sol Esteban, sigurado rin yan. Maricor Pungo Obien, thank you very much din po sa iyo, Mr. Jake Tuason. Boss, mabuhay ka, ha? Mabuhay ka, malapit na, boss. Magandang umaga mga kakongreso ngayon, Sir Ed at Kong Benny Abante Jr. Mula po yan sa Aubrey, Texas. Santiago Lilia, nanonood sa Caloocan kasama si Lolo Bandoy. Good morning, Sir Ed. Stay safe. God bless always. Thank you. Lola Liling, Pia Agus Burgos, magandang umaga po, Sir Ed. Good morning din sa lahat ng viewers at sa lahat ng nakikinig sa kinikilalang radio. Have a blessed day po sa lahat. Okay, salamat, Pia, and yung husband niya. Kalimutan ko tuloy yung pangalan ng husband niya. Na-meet ko na nung Saturday. Mr. Burgos, sigurado tayo. Hello po, Mami Levi. Myra Lee Castillo Zarate, nanonood din po sa atin. Good morning. Magandang umaga po, Nanay Leti Buesa, MBF Elizabeth Calderon, Sister Abba de los Reyes, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa FB Live. Mula kay Levy. At Isene Floresca, Montreal, Canada. Good morning. Timoteo Ramos Jr., nanonood sa atin. Salamat din, ha. Randy Angeles Hernandez Sr., thank you for watching. Ako din, lumaki din ako sa Quezon City. City nga lamang, pero pareho din. Taga Quezon pala tayo. Si Jake Tuason po yan. Kanina, yung kausap natin si Vitaliano Aguirre, taga Mulanay, Quezon. Ganda ng buhok kanina ni Secretary Aguirre, ano? Ganda ng pagkakasuklay. Gusto ko yung ganun. Gusto ko yung ganung mga hawi, ha? Pareha sila ni Congressman Rodanti Marcoleta. Gaganda ng mga buhok. Esponghado. Marvin Chin. Ay, welcome, ha. Sino po si Marvin Chin? Harley Balbuena. Ayun, sino rin kaya ito? Mary Jane Albia. Magandang morning sa inyong lahat, ha. Si Ma'am Levy, sabi niya, good morning Sir Jake Tuason at Ma'am Merlinda Tuason. Uy, ma'am. Ako rin, ha? Mag-good morning din ako from the Philippines kay Madam Merlinda Tuason. Be safe and healthy. God bless. Ha? Ano kaya pwede ko ito? Ate na lang, ano? Ate Merlinda. Ano bang nickname niya, Boss Jake? Body kasi, body ang tawagan namin ito, eh. Ay, nanonood si Ma'am Merlinda. Hi, ma'am. Good morning. Ganda-ganda ni Ma'am Merlinda, oh. Kaya pala itong si Body Tuason ay talagang hindi pinakawalan. Naikwento na sa akin, ma'am. Naikwento na sa akin ni Jake yung inyong love story. Pati yung kasal ninyo. Ned Perry, magandang umaga from Abukay, Bataan. At sa mga kasama mo sa work, ha? Kahapon, I understand, nasa work kayo, ha? Leti Buesa, happy Wednesday morning, Ed. Good. Oy, para mamayang hapon. Oh, Neil Miranda, binabati ka na ng nanay mo. Good PM, bunso. Neil Miranda, nanonood siya sa Ilocos Sur. Dalawin mo naman, Neil, yung nanay mo. Bati lang ng bati, hindi mo naman dinadalaw. Puntahan mo naman. Mahal na mahal ka nito, kawawa naman.
Ma'am Leti, mabuhay ka ha. Handa mo na yung mga titulo ng lupa. Ano ba? Eh, ang gulo-gulo mo, Engineer Joey. Ginugulo mo ako. Ano-anong mga... Ay. Victoria Antonio and Ma'am Cora Trinidad, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Dodong Casinilio Lipaupau Jr. Hirap naman, Lipaupau Jr. yun. Dodong Lipaupau Jr. Mabuhay ka. At syempre mga kaibigan, ang puto magnate ng Pilipinas, si Madam Aba de los Reyes. Hoy, kung kayo po ay o-order po ng ano puto, ha? Sabihin niyo ho sa akin. Ituturo ko sa inyo si Ma'am Aba de los Reyes. Yan, talagang tumatanggap po 'yan, ha? Negosyo niyan at garantisado ho. Garantisado ho. Pag nakain niyo 'yung kanyang puto, aba talagang makakalimutan ninyo 'yung mga pinagkakautangan niyo. Ay, si Dada. Dada to ha, so, Ate Merlinda. Dada, morning ha. Si Ma'am Leti Buesa, good AM. Liberata, Angelo, Loida, Lydia, Shoni, Aba, Liling Bandoy, Lynn, Digna, and Remy. Ayun, ang dami niyang binabati ha. Ito. Si Engineer Alex Puentes, bukod kang pinagpala, mabuhay ka. Hallelujah! At isa pa hong pinagpala. Nung magbuga ang langit ng swerte, nasa lulahat ni Engineer Julius Precioso. Naulanan, naambunan. Mabuhay ka, Engineer. Ang bilis ni Ma'am Aba. Oh, sumagot pala siya kanina. Si Bastian, ha? Memorize niya. Si JB, si Bastian. Ito po, nakalimutan ko na nawala sa isip ko kanina. Salamat, ha, Ma'am Aba, ha? Kulang ako sa puto, Ma'am Aba. Kaya mahina yung memories ko. Sige, mga kaibigan. Dito muna tayo kay Dr. Jose De Grano, ang presidente po ng Private Hospital Association of the Philippines. Siyempre, tayo po ay... Hindi natin hangad ito, ha? Hindi natin hinihingi ito, hindi natin hinahangad ito. Pero tayo po ay nagiging instrumento sa pagpapakalat ng mga impormasyon para sa pag-iingat, para hindi na ho dumami pa ang kaso po ng COVID. Dahil ang pinangangambahan po after elections, ha, ay paaring dumami na naman daw po ang magpositibo. Eh may ilang lugar na po kabilang ang NCR sa mga bahagyang tumaas, may uptick, ha, sa kaso po ng COVID. Kaya kumustahin natin ang mga pribadong hospital. Ano ba ang sitwasyon ngayon? Dr. De Grano, sir, magandang umaga po. Welcome once again sa DCME. This is Ed Sarto, sir. Yes, sir. Magandang umaga po at sa ating po mga naikilig po. Kumusta na po ang ating mga private hospitals nationwide, sir? So far naman po ngayon, dahil nga medyo hindi naman madami ang ating cases, true mga cases natin, mga mild ang flu. So right now po, okay po ating mga hospital po regarding mga COVID cases po. I see. Uh-huh. So walang pagdating po sa mga COVID cases, mahina. Pero I understand, sir, ano, bagamat bumaba na talaga ang kaso ng COVID, pero sa mga private hospitals, yung pong mga beds for COVID patients, hindi nyo pa rin tinatanggal. Tama po ba? Tama naman po namin naalis yun. Naka-reserve. Tayo naman po, nasa level 1 pa rin. Pwede po maging level 2 yan, level 3. Pero yung pong mga COVID areas, nandun pa rin po. Inalis lang po namin, tinatanggal lang po namin yung mga healthcare workers sa mga non-COVID areas. I see, very good. Paano naman, sir, yung ating mga health workers? Lahat po ba sila ay nakatanggap na ng booster shot at may proposal pa nga dyan para sa second booster or fourth shots. Kumusta po sila ngayon, Dr. De Grano?
Maayos naman po ang ating mga healthcare workers po, halos lahat bigyan na ng booster shot. Bukod po siyempre dun sa dalawang vaccination, meron po na po silang booster shot. Ngayon, hinihintay na po namin kung magbibigay pa sila ng second booster shot na siguro kailangan ng mga ating mga healthcare workers. So kailangan nyo talaga, kayo yung nag-agree, ha? Kayo po yung nag-agree na magkaroon ng second booster shot sa ating mga healthcare workers. Opo. Kasi kailangan po sila po na-expose sa ating mga COVID cases. I see. Okay. Bukod sir sa COVID monitoring natin, ano ba yung mga ano, pangkaraniwang sakit ngayon na nakikita natin sa ating mga paggamutan? Yung po mga dating mga sakit, no? Mga immunocompromised sa ating mga o may diabetes, Zika. But then nakita po namin nung matuwis po nung mag-uulan, eh tumaas po ang dengue. Medyo tumaas ng kaso yung dengue. Although ngayon, hindi na po ulit nagkakaroon tayo. See. Okay. With that, Dr. Grano, baka po may panawagan kayo sa ating mga mamamayan. Tulong na lamang po natin sa pamahalaan. Bagamat talagang lagi kayong nandiyan, umaalalay, panawagan po, paalala sa ating mga kababayan kung paano po natin maiiwasan ang pagkalat ng COVID pa. Tama po yan. Paalala lang po sa ating mga kababayan, kahit po tayo bakunado na, etc. Ganyan, ingat po tayo sa pag- sa mga presinto, kasi ang presinto po maliit lang po yung ngayon, kailangan po huwag nating maiwanan yung ating mga mask, and then magdala po tayo ng mga sanitizers, ganyan, saka yung social distancing po natin, and then yung kung wala pang booster na mga immunocompromised, magpa-booster na po. At sa ganun po tumaas ang immunity ng ating mga kababayan, at yan po ay patuloy na medyo mababa ang ating mga kaso ng COVID. Okay, with that, Dr. De Grano, sir, maraming salamat po at kami po yung nagwi-wish na sana po yung lahat ng mga healthcare workers natin ay maging masigla at ligtas. Salamat po ng marami. Maraming salamat po. Okay. Mabuhay po kayo. Dr. Jose De Grano, Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines. Mga kaibigan, kung may good news po, may good news para sa BBM, Sara. Yan po mga kaibigan, sa lalawigan ng Surigao del Sur ay may good news din. Sa buong lalawigan po ng Surigao del Sur. Mga kaibigan, may open letter. Si Deputy Speaker Prospero Butch Pichay Jr. At syempre, ang susunod na gobernador ng lalawigan po ng Surigao del Sur, Governor Carla Lopez Pichay. Ito po ay pasasalamat. Ito po, babasahin ko ang kanilang open letter. Pasasalamat, kami po ay nakatanggap ng isang napakahalagang mensahe mula sa tanggapan ng Distrito ng Tandag, Iglesia ni Cristo, na kami po ay mapalad na napili na mabigyan ng pagkakaisang pagboto ng inyong mga kapatid sa lalawigan ng Surigao del Sur. Kami po ay taus-pusong mag-aalay ng pasasalamat kay Ka Eduardo B. Manalo at sa lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pahahalagahan po namin ito sa pamamagitan ng pagtupad ng aming mga ipinangakong pagbabago at pag-unlad ng aming lalawigan, higit pa man ang kapakanan ng aming mamayan. Maraming salamat po, Prospero Butch Pichay and Carla Pichay. Mabuhay, congratulations, ha? Congratulations dyan po sa mga taga Surigao del Sur at sa kapatirang Iglesia ni Cristo sa pagpili po sa Team Gugma. Mabuhay po kayo. Hindi po kayo nagkamali sa pagpili ng kandidatong inyong susuportahan. Okay, speaking of kandidato, balik tayo dito sa Metro Manila. Tuloy-tuloy tayo. Si Felix Laban ay may situation na report dyan po sa Palacio del Gobernador. Sa punong tanggapan po ng COMELEC, kumusta natin? Ano ang kanyang ulat? Good morning, kasamang Felix. Yes, at Kuyang Ed, at narito na nga, pasado mag-20 minutos na lang dumating si Mopa Uson hinggil dito sa Palacio de Gobernador
at narito nga siya sa ating harapan at magpapaunlak siya ng interview dito sa ating mga kasamahan sa hanay ng media. At malaman natin kung ano nga ba yung kanyang inihain dito sa COMELEC at tinggil nga doon sa kanyang i-complain ng... Hello, ma'am. Hello, sir. Go ahead, go ahead. Go ahead lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, Felix. At yes, at go ahead, sir. Yeah, go ahead, go ahead. Oh, I understand. Nag-file siya ng manifestation. Dito nga, tapaulak na nga ng interview si Mopa Uson. At pakinggan nga natin ang kanyang inano na sa COMELEC dito sa Kokoyang Edo. Sige, sige. Manipis, Felix, manipis, hindi pumapasok ang signal. Ako po ay bilang isang concerned citizen at isang botante, bigay po ako ng petisyon sa COMELEC dahil po may mga nakakarating na balita sa atin na si dating Vice Presidente Binay ay hindi na raw po nasa magandang kalagayan. Ibig sabihin nito, yung mga nakakausap ko po sa akin pag-iikot, sinasabi na si Vice President Binay ay hindi na raw po katulad nung dati. Gusto ko pong malaman ngayon through COMELEC kung may katotohanan po ba ito. Petition for disqualification po ba? Hindi, hindi po ito petition for disqualification. Gusto lang po nating gawin ng COMELEC yung kanyang mandato. Una, ang mandato ng COMELEC ay protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na bumoto. Pangalawa ay tukuyin din ang kakayanan ng isang kandidato. Ayon po sa konstitusyon, dapat ang isang senador ay marunong umasa at sumulat. Ang malalim na kahulugan nito ay dapat ang isang kandidato, ang senador ay naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, binabasa at sinusulat. At yun po yung gusto nating malaman from COMELEC. Kung si Senator Binay, si VP Binay, ay kaya pa niyang gawin ito kung sakaling siya ay nahalal bilang senador. Pagkakala lang po, hindi ko na dapat gagawin ito kasi ayokong isipin na pinupolitika lang po ito, pero hindi ko na po ma-ignore yung mga balita o reports na nakakarating sa atin. Sa pag-iikot ko po, ang sabi po ng mga kandidato, kumakandidato din na datingin nakasama at nakakilala sa kanya, yun nga daw po ay hindi na raw po siya katulad ng dati. May particular po bang sakit, ma'am? Ang nakarating po sa atin, yun lang po, sinasabi ko po na dapat ay marunong bumasa at sumulat. Ang malalim na kahulugan po nito ay dapat naiintindihan po niya ang kanyang mga binabasa, sinusulat at sinasabi. Yun po ang gusto nating malaman from COMELEC sa ito po ay verified. Yes, Felix, medyo manipis lang. Okay, nakuha natin yung mensahe. Yan ay... Ayan ay request sa COMELEC na alamin. I don't know kung ano ang mangyayari dyan. But anyway, wala namang binabanggit kung anong klaseng sakit, ano? Oo. Meron ba kayong effort sa inyong kapalig no, na makausap naman yung si Pinay regarding po itong matter na ito? Alam po ninyo, umaasa tayo na walang katotohanan itong reports na nakakarating po sa atin. Umaasa tayo na si Mr. Binay ay healthy, nasa maayos na kalagayan at may kakayanan na mamuno kung siya ay mahalal. Pero kung siya po ay wala na kakayahan at may katotohanan po ang mga reports na ito, magpakatotoo na lang po sila. Huwag nating konsehin ang mamayang Pilipino. Ma'am, anong po ba sakit niya? Hindi ka nakikinig sa nabi na kanina. Salamat po. Thank you. Yun na daw.
At kahit data kanina nga hindi natin nakuha ng medyo manipis at medyo na marami nga rito sa mga ating mamamayan o mamahayag ang narito ngayon at mahigit yung seguridad din at pinatutupad na health protocol nga at yan ang sitwasyon nga dito sa pagdalo ni Mokausan dito sa Comelec tungkol sa paghahain nga ng ramo kay Binay Kuya Ed. Sige Felix. Ayak na lang ayang sitwasyon at mula dito sa Maynila. Ako si Felix Laban ng DCME 1030. Una sa kanan ng impilang, may paninindigan. Maraming salamat, Felix Laban. Yan po mga kaibigan, na sa isang ambush interview, si Mocha Uson, at kina-question niya po ang state of health ni former Vice President, now Senatorial, Jejomar Jojo Binay. Ay, bukas po tayo, bukas naman po tayo sa kampo po ni Vice President Jojo Binay. Kayong kanilang mga anak, Mayor, Senator. Kamusta ho ba talaga? Ha? Ano ho ba itong mga balitang nakakarating? Although medyo sa akin ho ay hindi klaro. Unang-una, dapat bang sa Comelec ito ay dinudulog? Hindi ba ito dapat ay panawagan ng disclosure ng health condition? Address mismo sa kandidato. Alas 9:43, mga kaibigan, ng ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ed Sarto pa rin po ito. Dito po sa DCME, Kongreso ngayon at your service. Marami pang mensahe rito. Balikan natin, Miss Loida Mariano. Nandito na si Ma'am Loida. Si Jake saying good morning kay Levi Bautista. Salamat, Ma'am Loida, sa iyong pagbati. Ang sabi ni Jake, mga star witness minsan nagre-retract after some years. They will try to go with the accused for whatever reason. The only time that the accused gets a free jail card is that when all evidence that was used in building the case has been fabricated or non-existence of evidence evidence materials or evidentiary material. Wala po yan kay Mr. Jake Tuazo. Rodel Burgos, yun. Si Rodel, di ko maalala yung name mo kanina. Ha, Rodel? Sensya na. Pero ito po ay nakilala ko na ng personal. Gandang umaga po, Sir Jake. Levi and Tita Leti mula kay Loida. Good morning, Sir Ed, at kay Kong Abante ng Kongreso ngayon. Listening kami sa radio. Mabuhay po. Si Ma'am Susan Samson, siyempre, suki yan. Jebet Escota Ricaro, suki rin yan. Pastor Armando Garrido, number 53 tayo sa balota, sa party list. Good morning, Sir Ed. Kong Benny, keep safe. God bless to both of you. Ganon din sa iyo, Miss Jebet Ricaro. Pastor Armando Garrido, good day po, BP, BMA at Kuya Ed. Likewise, good morning too. Mga kaibigan, si Kabalen Romy Baredo. Multi-agency send-off and turnover ceremonies isinagawa ng Provincial Police Office 3. May bago ba? Alamin na. Uy, bakit? Malapit na eleksyon. May mga send-off pa. Tungkol kaya saan yan? Kabalen, go ahead. Kung ito'y may isang batalyon na personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, DepEd, Department of Health, Bureau of Fire Protection, at yung SPG. At may mga yung OCD, yung kanilang mga rescuer. At nasa mayigit na isang batalyon o 1,400 plus na personnel mula sa iba't ibang ahensya ng mga para sa seguridad ng national and local election 2022. Siyempre, nanguna dito yung Central Luzon na Comelec, si Attorney Ed Parangunan.
sinasabi ng mga official ng mga naturang mga Asia sa Chief of Staff ng Armed Forces, itong kanilang binabanggit, base sa COMELEC Resolution 10755 at 10743, ang AFP, Philippine Coast Guard at Philippine National Police, sila magsisecure sa pamagitan ng land, air, water and communication assets. Ito'y naka-standby for anytime deployment kung ano man ang eventuality, at siniyak ng mga kanilang mga hepe ng PNP, si Chief PNP, yung hepe ng Coast Guard, at mga ibang director ng ibang line agency na kanilang tiniyak ng ang honest, peaceful, and credible election. Ito'y tiniyak nila ang seguridad, ang ibig sabihin, kaayusan at integridad ng May 9, 2022 election. Ito'y hanggang maproklama kong Ed, ang mananalong Pangulo at Vice Vice President ng Republika ng Pilipinas. Sila ay naka-standby sa anumang eventuality. Alam mo naman yung mga umiiral na mga fake news o yung mga sinasabi ng mga na may manggugulo yung kanya. Kaya tinitiyak namin, tinitiyak nila na itong seguridad dito sa Central Luzon ay tiyak na may magbabantay, at tiniyak nila ang kaayusan at ang integridad ng May 9, 2022 election. At itong mga agency ito ay dineputize para magbantay nga sa election. Mula dito sa Kapulingas, Pampanga, para sa Halalal Special Coverage, ako si Romy Baredo, nagbabantay para sa Hatol ng Pilipino. Maraming salamat, Kabalen. Yan po, mga kaibigan, ha? Yan ang maririnig nyo sa Lunes. 9:48 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Marami pang mensahe rito. Sabi ni Jake Tuason, kung Benny Abante Jr. para sa Kongreso ngayon, hindi para sa kahapon o para sa bukas, kundi para sa Kongreso. Ma'am Susan, magandang umaga po, Pastor BMA at Sir Ed. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kayo din, ma'am, ha? Kayo din po, pagpalain din po lagi kayo. Regs Ibisate Ruiz. Ayan ha, Ibisate. Regs, thank you ha. Emilia Encarnacion de la Cruz. Happy viewing, good morning. From Jake Tuason, any betting regardless of nature, if it is not regulated by the government, it should be illegal. Yun dito naman sa atin, yung mga betting stations, legal naman. Yung akin lang is, nung biglang ipinahinto, I don't know kung nakabawi na sila. Kawawa rin naman, kasi ang objective lang naman nila ay magkaroon po ng konting negosyo. It so happened, nasugal yung negosyong pinasok nila. At yun, nakita na nga po ang negatibong epekto nito sa pamilyang Pilipino. Hindi na raw natutulog eh. Ba, sabi ng Pangulo eh ba, 24/7 ang talpakan. Hindi na raw natutulog eh. May balita nga ho ako na dyan po sa lalawigan ng Pampanga eh baka daw matalo yung mga nagpapatakbo ng, yung mga politikong nagpapatakbo dyan ng talpakan. Eh marami raw ang mga asa-asawa, mga nanay, nagagalit dahil yung kanilang mga mister ay nalulong. At tumaas pa ang nakawan. At ang itinuturong dahilan, talpak! Happy Wednesday po, Sir Ed and Kong Benny from Loida. Remedios Malinao, thank you for watching. Dito sa US, anything over $600 is automatically taxed. Ay, ganon. Ay, doon naman ho sa amin, ha, Sir Jake. Doon naman ho sa amin, sa Greenwoods Executive Village. Yung homeowner association naman doon, ha, yung mga bagong halal na opisyal. Sina-charge na po ang mga deliveries doon ng minimum of 200 pesos. Any deliveries na depende kung ito po ay motor or what. Pero yung malalaki ho ay may mga range
may mga rate po. Kaya ho maraming umaangal na may mga tindahan doon, mga sari-sari store. Kasi pag nagpa-deliver po sila ng mga paninda, automatic sinisingil po sa gate namin ng 200 pesos. Ang sabi nga nila, daig nyo pa ang NLEX at SLEX. Eh doon daw po eh, may mga pagbabagong ginagawa. Eh pero dyan ho sa amin, ha, yung homeowner, yung homeowner po dyan sa Greenwoods Executive Village, napakatatakaw sa pera ngayon. Hoy, ano ang nangyari, ha? Si Konsehala Ruru Ferriols, ay kayo po ay kasi kabilang doon sa mga nagpromote ng sabi ninyo ay pagbabago dyan, ha? Ay bakit hindi natin umaprotektahan, masagot yung mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-village natin na nagre-reklamo po sa napakataas ninyong paniningil, na kung tawagin po ng mga kababayan natin ay mga ka-village natin ay toll fee. Ang sabi nga nung may maliit na tindahan doon po sa page ng Greenwoods, eh kami ho'y maliit na sari-sari store. Meron dito sa bahay, nagpapatong po kami ng 3 piso hanggang 5 piso, depende po sa item na tuburi namin. Eh pero pagpasok pa lamang po, sinisingil na kaagad ng 200 piso. O di, bawas na kaagad ng 200. Imposibleng tubo po nila. Ano ba naman kayo diyan? Ha? Greenwoods Executive Village Homeowners Association. Geb, hi. Pera-pera lang ba talaga kayo dyan? Pati tuloy ako rito, pinapatulan ko na kayo eh. Kasi nararamdaman ko yung hinaing ng mga ka-village ko na may ano naman, may rason. Ikinampanya nyo, nilabanan ninyo yung nakaraan dahil sabi ninyo ay corrupt. Eh kayo ngayon dyan, anong tawag sa inyo? O, yung bagong village manager dyan. Engineer Te yata, yung bagong village manager dyan. Ang laki ng sweldo mo, ang balita ko. Taga Caloocan yata yan. Ang laki ho daw ng sweldo, 50 mil yata eh. Tapos may gas allowance pa eh. Kaya naman pala, ganyan ang paniningil. Yung monthly dues, ang sabi ninyo, ibababa ninyo. Wala namang nangyayari. Geb, hi. Ang panawagan ko rito kasi tumatakbo ng bayan ng Kaintato eh. Si Konsehala Ruru Ferriols. Ma'am, please. Pakita mo naman sa mga ka-village mo na talagang pagbabago ang hangarin ninyo ng pag-takeover sa pamunuan ng Gebay. Binigyan kayo ng mandato ng mga taga-Gebay, ng mga taga-Greenwoods, suklian nyo naman. Huwag nyong pahirapan. Good morning, Kong Benny, Sir Ed, Kongreso ngayon at your service, mula kay Ate Remy. Buti na lang, G lang ang natira at wala na akong cash. Akala ko nawala ang spot. Liberata Martin Bautista, amen. Maraming salamat sa panalangin, Bishop. Good man. Bishop Benny the good man, sabi niya. Amen. Salamat po, Pastor. Ingat po kayo parati. Praying for you from Ate Ma'am Susan Samson. Marites of Hong Kong, mabuhay ka, ha? Net Perry of Abukay, Bataan. Good morning, Kuya Ed and Kong Benny. Day off po ngayon sa work ko. Inspired akong maglinis ng bahay namin habang nakikinig at nanonood sa iyo. Keep safe and healthy. More power to your program. Net Perry, enjoy sa paglilinis ng bahay, ha? Kanta-kanta ka. Sabayan mo ng kanta. Tita Sarate, ma'am, good morning. Loida saying good morning kay Joe Mariano. Louis Makalat, good morning. Mr. Alan Monroyd, good morning, Kuya Ed. Kong Benny, kasama si Design Engineer JB T. Jerry Crapal,
mula po yan sa Lubao Side. Mabuhay kayo, ha? Daddy Alan. Design Engineer JBT, Jeric and Rafa, Jeric Rapal, mabuhay kayo, ha? Redmond Palmea, mabuhay ka, Redmond. Magpapalit na rin ako, Mayor ng Caloocan. Uy, ganon? Bakit? Ayaw mo na sa maliit? Gusto mo naman malaki? Nasa iyo ang pagpapasya, Mr. Alan Monroy. Sabi ko nga, ang kapalaran ng mga politiko ay nasa kamay nating mga botante. Kahit sila ay magpakalat ng napakaraming pera, mamili ng boto, nasa kamay pa rin natin ang desisyon. Kunin natin ang pera nila. Pero wag natin silang iboboto. Good morning again kay Dada Tuason, dyan po sa Aubrey, Texas. Shawi, good morning. Miss Shawi Tagyam, mabuhay ka, ha? Ingat-ingat, sis. Si Kuyang Jake saying good morning din kay Ate Remy. Saldi Bakus mo, uy, mabuhay ka. Ah, kumusta ba ang blood pressure mo, ha? Mabuhay ka, Saldi Bakus mo. Hello po, Sir Jake. Levi Bautista and Angelo Ridaha mula kay Redmond Palmea. Agyaman! Tuason, Jake Tuason and family, magandang umaga mula kay Ate Remy. Magandang umaga rin, Sir Jake. Yun. Wow, nag-eepal na naman si Mocha. Just mind your own business, Mocha. Yun, mula po yan kay Jake Tuason, ha? Oo nga naman. Redmond Palmea, magandang umaga. Arsen Susbilla. The Pride of DCME. Mabuhay ka, Senyong. Pinahanga mo ang 13 tagapakinig ng DCME. Pero yung mga nasa likod nun, 13 milyon. Mabuhay ka, Senyong T. Sabi ni Jake, wow, harang pala ang Homeowner Association dyan. Sobrang harang. Ang lupit. Ang lupit. Minessage ko si Ruro, hindi ako sinasagot eh. Tanong ko, sino ba pwedeng magpaliwanag sa inyo dyan? Hindi ako sinasagot eh. Oy, harapin nyo yung mga tao, ha? Bumabaha na ang mensahe sa Facebook ng Greenwoods. Sagutin nyo, huwag kayong magtago. Jake Tuason saying good morning kay Engineer Arsenio T. Ay, paalam na ako. Mga kaibigan, alas 10 na po. Ready na. Si Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Maraming salamat sa lahat ng ating nakagapay. Engineer Joey, Miss Heidi, ang ating Executive Producer Joe Mariano, sa mga kasama sa labas ng ating himpilan, bumubuo ng reportorial team. Mga nakikinig sa radio, nanonood sa TV, sa Facebook, sa YouTube. Mabuhay po kayong lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, Ed Zarto. Sa pangalan ng aking partner, Deputy Speaker Bishop Benny Abante Jr., kami po ay pansamantalang magpapaalam. Thank you sa lahat ng sumubaybay. Again, magbantay po tayo. Protektahan natin ang boto natin sa Lunes. Huwag po tayo magpabaya dahil yan po ay ating obligasyon. Naghahangad tayo ng malinis, maayos na halalang, malinis, maayos, matinong gobyerno. Gampanan din po natin ang ating tungkulin bilang isang mabuting mamayan. Muli po, this is Ed Zarto saying thank you and God bless the Philippines. Sa mga usapang napapanahon, programa ng pamahalaan at serbisyo publiko sa Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ito po ang inyong kaibigan, Speaker Lord Alan Velasco.
Sa darating na eleksyon, suportahan po natin ang Pusong Pinoy Party List, katuwang natin sa pagtulong sa kababayan nating may karamdaman, PWD, senior citizen at kapuspalan. Sama-sama nating labanan ng sakit at kahirapan, iboto Pusong Pinoy Party List number 102 sa balota. At para sa tuloy-tuloy na makabuluhang pagbabago, iboto po natin Vice President Sara Duterte number 4 sa balota. Maraming salamat po. Political advertisement is paid for by Joselito Ramir R.N. Cabo, number 40 Ashley Street, North Fairview Subdivision, Quezon City. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Temporary hospital ng Bucor at International Committee of the Red Cross, patuloy ang pagbibigay serbisyong medikal sa mga persons deprived of liberty. Ang detalye ng balita mula kay Tony Hildo. Inihayag ng Bureau of Correction na matitigyan ng pansamantalang hospital ang mga persons deprived of liberty o PDL ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ito'y bilang pagtupad sa pangako ng International Committee of the Red Cross at Bureau of Correction na itaguyod, isulong at protektahan ang pangkalusugan ng bawat bilanggo. Ayon kay Bucor spokesperson Colonel Gabby Chaklag, ang dating main hospital kasi ng Bucor ay sinailalim sa total renovation kung saan magkakaroon ito ng modern na complete facility tulad ng operating room, emergency room, dialysis at iba pa. Bukod sa pagbibigay ng pansamantalang ospital sa MDP, ang ICRC ay nagbigay din ng mga teknikal na kagamitan para sa virtual nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng PDL kung saan malaki ang maitutulong sa kanilang emosyonal na kapakanan. Sa pamamagitan anya ng proyekto at suporta ng ICRC at Bucor ay makikinabang ang mga PDL para sa kanilang mga health concern at mahusay na serbisyong pangkalusugan sa loob ng MVP doon sa ating mga bilanggong PDL o itong person deprived of liberty. Ako si Tony Hildo ng DZMA, kitentaw sa kanan ng himpilang. May paninilgan. Samantala, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa binabantayang low pressure area. Sa update ng PAGASA, huling namataan ang LPA sa layong 135 kilometers silangan ng General Santos City. Ngayong araw ng Miyerkules, makararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Davao Region, bunga ng LPA. Kalat-kalat na pag-ulan din ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa frontal system. May tsansa rin ng isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at nalalim bahagi ng bansa, bunsod ng Easterlies. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 kHz. Mula sa inyong center ng DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may panindigan. Ako po si Joe Mariano. Sumayin nyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. Oras sa Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umagang oras na ito ay hatid sa atin ang Agri Party List number 152 sa balota. Tungo sa kaunlaran, sapat na supply ng pagkain, murang bilihin, kalusugan at kabuhayan para sa lahat. Para sa maunlad na tahanan, maunlad na bayan, ito ang nararapat. Serbisyong tunay at tapat. Si Jaime Fabregas po, hinihikayat kayong iboto Agri Party List number 152 sa balota. Agree ako dyan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Di kita pababayaan. Ah!
ang pinaka-comprehensibong coverage ng DZME News Team sa Metro Manila. Katuwang ang lahat ng News FM stations nationwide ng Capital Broadcasting Center at Flash TV Digital News Channel. Ito ang Halhal.